Hello everyone! Kamusta kayong lahat? Welcome po sa ating Traders Plus YouTube channel. So I hope you will like this channel, share to your friends, invite them, and subscribe po. Tapos i-hit nyo yung notification bell icon para po tuwing mag-upload ako ng content ay kayo po ay manotify. This channel is about financial market education. So we will educate you in terms of trading and investing po. So ngayon, I am going to welcome you to my session about the basics of forex trading. So ito po, i-jumpstart ko kayo to get you ready, no, na mag-start o magsimula ng forex trading. Importante na alam nyo yung mga basic para po hindi kayo naliligaw ng landas, no, kapag kayo ay nagte-trade. Meron po kasing mga nagsisimula mag-trade pero hindi lubusang naiintindihan yung basics. Okay? Ngayon ako'y magpapakilala lang ng mabilis. Ako po si Melvin Jason De Vera. Pwede nyo rin po akong hanapin sa Facebook para po i-add at dumami naman sana ang aking mga friends. Okay? Ako po ay isang Certified Investment Solicitor for First Metro Asset Management Incorporated. I'm the founder of Traders Plus PH and a fund manager for the LandFX PAM accounts. I am an accredited financial analyst by the American Academy of Financial Management, a trading coach for Oakbridge Stock Trading Institute, Forex Camp, and Traders Plus Academy. I'm also the president of Finance Educators Association of the Philippines, or FinEd, and I was awarded as the 2015-2016 Deloitte Phoenix Outstanding Finance Educator for the National Capital Region, and I am the head coach for the Bloomberg Certified Financial Market Professional Program. So, in this webinar, tuturuan ko kayo ng basics ng forex trading para maging ready kayo na simulan yung journey ninyo sa forex. I will introduce a trusted and reliable forex broker and how to open a trading account plus joining an interactive trading community like Traders Plus. I will teach you how to download the platform from the broker's website and how to navigate it. And syempre, pati kung paano magpondo at mag-withdraw from your trading account. So, the broker that I am going to introduce you is XM. So, why trust XM? First and foremost, matagal na po siyang nag-exist. It was founded since 2009. And they already have over 1 million clients from 196 countries. Syempre, XM Philippines is one of them. Then, over 150 million trades executed with zero recodes or rejections ever. And over 120 cities were visited by the management ng XM to meet with clients and partners. So, these are not people hiding behind screen. Sila po ay makikita ninyo, sila ay mamimit ninyo. Okay, so that's how I trust XM. That's why I am introducing it to you. Also, when you open a trading account with XM, meron kayo kaagad na no deposit bonus of $30. Tradable but not withdrawable. Okay, so wala ka pang dinideposit, may laman na yung trading account mo. Pero ito, one time lang per client ng XM. You can create multiple accounts. You can have like a max of 8 accounts per client, but only one time na makaka-receive ka ng $30. Okay. Aside from that, meron tayong mga deposit bonuses. So kapag nag-fund ka, meron kang nakalaan na up to $500 na 50% deposit bonus. Ano ba 'yon? Halimbawa, nag-deposit ka ng $500, meron kang 250. Tapos may natitira pang 250 na pwede mo pang maklaim. Okay? Kung nag-deposit ka naman halimbawa ng $1,000, kaagad, makukuha mo na yung $500 as your deposit bonus. 50% ng 1,000 mo. How about your succeeding deposits after your $1,000 deposit? It will enjoy naman the 20% deposit bonus up to $4,500 para i-claim. Okay? So, total bonuses mo, nasa $5,000 na. Plus the $30, $5,030. Okay? And nakakaroon din tayo ng mga seasonal promo ng 100% deposit bonus.
mga limited time promos yun. So, antabayanan nyo yun. Pag nagkaroon ng ganon, huwag yung palalampasin. Now, aside from the deposit bonuses, may loyalty program pa si XM. So, ito po yung, kada nagtitrade kayo, nag-earn kayo ng points. Parang sa SM Advantage, you know, parang mga ganon na card. May XM loyalty point tayo, o XMP, kung tawagin. Kapag yung mga points yung naipon nyo, tumaas, pwede nyo siyang i-claim either in the form of bonus, o credit bonus, or as cash. Okay? Pandagdag din sa trading balance natin or equity. Then, 0% fees on deposits and withdrawals. All e-wallets are 100% covered, major credit cards, wire transfers, and instant po ang account funding natin. There are no hidden fees and commissions. Now, why choose naman to open an account using our link, Traders Plus? No? Sabi nyo, eh, pwede naman mag-open directly sa website. Pwede naman po, para kayo nag-walk-in. Okay, pero kung kayo po ay gagamit nitong link namin, bit.ly/forextradersplus, one word lang yon, magli-lead yan sa account opening o registration page. Sign up kayo sa amin. Kasi kapag kayo po ay Traders Plus member, mag-e-enjoy yung account nyo ng cashback from auto rebates. So, from every trade kasi na ginagawa natin, meron po tayong binabayarang spread. So, part of the spread will go back to you as rebate. Okay, hindi nyo na kailangan i-request. Automatic yon, kasi dinidefine ko lahat ng account na nag-create using my link. Then, isasama ko kayo sa aming group chat, sa Facebook group chat na Messenger, wherein nagbibigay ako ng trade signals and trade ideas. Plus, may trade coaching po. Mamaya, ipapakita ko yung mga trade ideas and yung mga results nila. Plus, you will have an eligibility to attend exclusive traders webinar series na hindi po open doon sa YouTube and sa mga Facebook Live. Ito yung mga exclusive lang sa mga kasapi ng Traders Plus. Then, meron din tayo mga exclusive promos or competitions na sa mga member lang ng Traders Plus available. Kagaya po ng mga lucky draw natin na contest, okay, yung itong February, meron tayong Avramis Swing Indicator Promo. Okay, so lower requirement yon than the usual. Kasi po, meron tayong partnership with XM. Okay. So ito po yung ilan sa mga previous signals na binato sa Traders Plus group chat at yung kanilang mga resulta. So dito makikita ninyo, Feb 7, nagbato ako ng buy Euro USD. And Feb 9, ayun na po yung nangyari, umakyat nga. So nag-gain. The USD JPY, ang analysis ko, sell nung Feb 7. And yun, bumaba nga, Feb 9 pa lang. Yung gold, buy ang analysis ko. And yes, tumaas po siya. Hindi ko sinasabing fortune teller ako, ano po. Pero majority po nung signal namin, mataas po yung winning rate. The USD CHF, we analyzed na sell, and yes, bumaba nga po siya. Ito naman yung mga ideas noong July 27 to 31. Buy gold, sell USD JPY, buy GBP USD, buy Euro USD. So July 27 na pinasok, 31 po nagmaterialize, ito po yung naging resulta. Okay? So everybody happy, no? Lahat ng mga kasapi namin sa Traders Plus. Ito naman, webinar, makikita nyo pa yung sa kaliwa, may picture ko pa, no? Kasi that's our video. Wherein I said, August 3, 2020, buy Euro USD, and August 6, TP hit, lumipad. Buy GBP USD, umangat, TP hit. Buy AUD USD, TP hit din. No? Sell USD CAD, ayun, TP hit, ang lalim ng binaba, ang sarap. Sell USD JPY, ayun, bumaba, gain. Buy gold, ayun, lumipad, TP hit. Dito, September 28, 2020, buy ang Euro USD, ayun, oh, umangat, TP hit. USD CHF, sell. Tinamaan yung TP, ayun, oh, sa kanan, oh, sa pull yung TP. AUD USD, buy, oh, nag-gain. Eventually, nag-TP hit. Pero diyan sa picture na yan, hindi pa na-hit eh. Okay?
So what is forex trading? So yung forex trading is basically an exchange of currencies between countries. Okay? However, sa parlance ng pinag-uusapan natin ngayon, the exchange of currencies here have no physical existence. Wala kang hawak na dollar, wala kang hawak na yen, wala kang hawak na euro na ipapalit mo sa pound, etc. We are doing what we call price betting. Nagbe-bet tayo if the price will go up or go down in the future. So, we are looking at the value of one currency, of one country versus another country's currency. Kaya, laging tinitrade natin ay isang pair. Halimbawa, pound versus the dollar, euro versus the dollar versus the yen. Okay? So, bakit nga ba nagfa-fluctuate yung mga presyo ng isang currency ng isang bansa kung ikukumpara sa currency ng ibang bansa? Dahil ang mga currencies ay like shares of a country wherein the prices are relative to their pairs. So, halimbawa, si dollar, depende ang kanyang strength sa ekonomiya ng United States. Si peso, syempre, depende sa ekonomiya ng Pilipinas. So, kung bumababa po ang ekonomiya ng United States, then hihina po ang United States dollar. Kung lumalakas ang ekonomiya ng Pilipinas, tataas ang value ng peso. Ngayon, halimbawa, yung peso, yung value niya versus kay dollar, pwedeng siya ay malakas kaysa kay dollar, pero pagdating sa ibang currency, pwedeng hindi pareho. Hindi siya pwedeng malakas sa lahat ng kaparis niya. Bakit po? Dahil magkakaiba ang relasyon ng ekonomiya ng bawat bansa. Okay? May kanya-kanya. So ngayon po, doon tayo nagbe-bet. Anong inaasahan natin? Lalakas o hihina ba? Tataas o bababa ho ba? Okay? So bakit natin i-consider ang mag-forex trading? Una, minimal amount of investment. Kahit nga lang ho yung bonus nyo na $30, mabubuhay yun, no? Kung marunong tayo mag-manage ng position size, ng risk, okay? Pero syempre, mahirap gumalaw. Mas mainam pa rin na depositohan ninyo, ponduhan nyo. As low as $100 deposit, decente na ho yun para ipang trade. Minimal documentary requirement. Hindi natin kailangan ng maraming dokumento, pati BIRT, wala po. Just a proof of identity and a proof of residency, enough na yon. Okay? Minimal time commitment. Hindi nyo kailangan mag-resign sa mga trabaho nyo para bantayan maghapon yung trade. Tumitig sa computer maghapon. No need to do that. Kailangan mga konting silip-silip lang, konting bantay-bantay lang. Okay na po yon. Kasi marunong naman tayo mag-set up, so ilalagay nyo na lang yung mga position nyo, may stop loss, may take profit, bahala na siya dun. Diba? Pwede nyo na iwan yun. Then minimal fees. Hindi natin kailangan magbayad ng maraming mga fees. Dalawa lang po ang mga pwede nating bayaran, spread or commission. So may mga broker na sasabihin zero spread, pero may commission naman yon. Okay, yung mga zero commission, may spread naman. So alin lang po yun sa dalawa, pero meron tayong babayaran at meron. Kasi hindi pa pwedeng wala, di ba? Totally wala. Kasi business naman din yan. So may mga cost talaga. Normal fees naman po yun. Then, 24/5 market operation tayo. As a matter of fact, mas masarap nga sa case ng Philippines, kasi po, yung ating market, no, lalo na yung New York session, sa gabi ng Pilipinas po yun eh. Doon ang katumbas nun. So, hindi natin kailangan mag-resign sa trabaho sa umaga natin para lang pumili na magte-trade o maghanap buhay. No? Magte-trade o magtatrabaho. Pwede nyo po mapagsabay ang trading along with your profession. Okay? Pwedeng on the side lang yung trading. Then fast execution. With the click of a button, you can already execute your buy and sell orders. Hindi nyo na kailangan mag-password-password parate. Then, ang pinaka-paborito ko rito sa forex, kahit inaakala mong paakyat o pababa, pwede kang kumita. Kasi pwede kang mag-trade na buy position or long kung tawagin namin, o naka-sell position ka or short kung tawagin namin.
So, yun po yung ating mga pwedeng position. Kung inaasahan natin na akyat, this is the traditional thing to do. Buy low, sell high. Bilhin mo ng mababa, pag tumaas, benta mo. Kung halimbawa naman, inaasahan mong bababa, mag-sell ka na ngayon, tapos pag bumaba nga, then you buy it back. How is it possible? Paano mo maibebenta yung bagay na hindi mo hawak? Okay, ganito yan. Sa short selling na tinatawag, kung inaasahan mo na bababa yung price from whatever it is from today, pwede kang mag-borrow ng shares o ng units ng security from the broker. And the broker will lend you the units and you sell it right away at the current market price. With the expectation na sana nga bumaba yun because you will have to return yung binaro mo na securities or shares or units. So kung yung presyo alinsunod sa inaasahan mo bumagsak na, then you can buy it back, bibilin muli, no? Tapos isoli mo dun sa broker. So paano ka nanalo? Binenta mo na mataas, binili mo ng mura. Okay? Para isoli. Yon. Naintindihan? Now, ang forex trading sessions in Philippine equivalent time. Meron tayong as early as 5 a.m. Again, Philippine time yan. Nag-o-open na yung Sydney session. Then, 7 a.m. nag-o-open naman yung Tokyo session. So, itong Sydney and Tokyo, yung ating tinatawag na Asian session. Dito sa umaga, hindi masyadong magalaw yung mga ibang currencies. Ang pinakamasarap i-trade sa morning session na yan, Asian session, ay yung mga yen, Australian dollar, tsaka mga New Zealand dollar. Pagdating na alas-3, dito naman nag-o-open yung London session. Dito naman, mas nagiging active sila euro at sila pound. Okay? Then by 8:30 o 8 p.m. natin, open na si New York session. Dito naman nagsisimula mas maging active most of the dollar pairs. Now, ang pinaka-paborito ko ay yung overlap ng London at New York from the 8 to 12 midnight. Ito po yung pinaka-magalaw dahil high liquidity po yung market. Market structure. Pag-usapan natin yung comparison between the market structure ng stock market at ng forex market. So usually, kapag naririnig natin na stock market, ang iniisip natin, monstrous yan. Pang matalino, pang mayaman, komplikado, no? Okay? Hindi madali. Tama naman yun. Kaya nga, monster pa rin yan eh. Diba? Monster naman yan eh. However, kung monstrous na ang stock market para sa inyo, what more is forex? Sa New York Stock Exchange, ang daily turnover value ng stocks is around $500 billion. Whereas, ang forex, ang daily value turnover is around $5 trillion. That's how big this market is. Okay, so mas global ito by nature, much bigger, okay, and has more liquidity. We're not saying na madali lang ang stock market. Still, if you don't know what you're doing, even in the stock market, pwede ka pa rin mag-result ng loss. But you can lose faster in the forex market. Basically, meron kasi tayong margin trading. There's leverage, may wipe out, no? May stop out and margin call sa forex. Sa market structure, ganito ang structure sa Philippines, no? Centralized. The buyers and sellers cannot transact directly with each other. Kailangan nilang isubmit yung kanilang mga orders sa kanilang mga brokers. And then the brokers will bring the order to the PSE. At dun minamatch, kailangan magmatch same stock, same quantity or volume, then same price para magmatch. Pagmatch, i-confirm yung bill, okay? And the orders were filled. Kapag hindi nagmatch, unmatch yung order, so hindi ma-fulfill yun. The order may expire. Okay. So what about in the forex market? That is decentralized. Lahat ng violet boxes there are the retail clients.
So hindi naman tayo pwedeng mag-transact directly with the banks, no, na pupunta ka sa Citibank, sabihin mo, trade ako ng ano, USD JPY sa inyo, no? Okay. Dadaan ka sa mga brokers. So you have to choose whether it's an ECN, Electronic Communication Network, or STP, straight through processing na broker, or a market maker na broker. Okay? Ang pinakaiba yung market maker doon sa mga ECN and STP, the market makers merong dealing desk. Yung mga ECN and STP, wala. Okay? Pag may dealing desk, meron din silang mga prices na pwedeng ipang-fill sa order nyo. Aside from that, meron din naman silang mga liquidity providers. Ano po yung liquidity providers? Yung po yung role ng mga banks. So, yung mga bank ang nagbibigay ng presyo bawat kontrata ng forex pair to the brokers na siya namang pwedeng i-match sa mga order ng clients, ng retail clients. Okay? So, makikita nyo rito, decentralized. Yung kausap ng ECN broker, yung nasa kaliwang berde, bank 1, tsaka bank 3. Pero hindi niya kausap si bank 2. Nakausap naman yung bank 2, kausap ng isang market maker na broker, no? At ang isang ECN broker sa kanan. So, pwedeng magkaiba sila ng mga liquidity providers. Kaya po, minsan, kapag i-compare nyo ang chart ng same currency pair, same time frame, between two brokers sa same MetaTrader, magkaiba minsan in terms of pips o yung mga kandila, may mga mahabang buntot, isa wala. Ba't nagkakaiba ang presyo? Hindi standard, no? Kasi magkaiba ang liquidity provider. Magkaiba yung nagbibigay ng presyo sa kanila. Okay. Ito po ang mga importanteng terminologies na, at konsepto na dapat ninyong alam kung kayo ay nagte-trade ng forex. Una, naintindihan nyo dapat ang currency pairs. Pangalawa, marunong kayo magbasa ng forex code. Pangatlo, alam nyo ang ibig sabihin ng lot size o yung volume natin. At naintindihan nyo ano-ano yung iba-ibang lot sizing. Pangapat, marunong kayong magsukat ng pips. Ano yung pips, no? At tapos, ano yung mga value ng bawat pip kada lot? Para alam nyo kung magkano yung naka-expose nyo na risk. Okay. So una, major currencies. We have the following. Dollar, euro, yen, pound, franc, Canadian dollar, Australian dollar, New Zealand dollar. Meron din tayong alternative name sa kanila. Okay, yung iba, very much common. Like yen is yen also. But the others have special names. Like the Canadian dollar has the word loonie. Then si New Zealand dollar, si Kiwi. Ayan. Si pound, tinatawag na cable. Okay? And of course, dollar is known as buck. Ngayon, pwede nating ipares ang bawat isa dyan kay US dollar. Halimbawa, euro to dollar, dollar to yen, pound to dollar. Ang tawag natin doon, major pairs. Okay? So we have the euro to dollar, dollar yen, pound dollar, dollar franc, dollar Canadian dollar, no? O dollar CAD kung tawagin. Aussie versus the dollar, Kiwi versus the dollar. Now, minsan yung kanan ang USD, no? Minsan yung USD nasa kaliwa. Bakit ganun? Mamaya pag-uusapan natin yan sa structure ng forex code. Okay? Kapag din kayo ay nag-abbreviate, mas maganda ang shortcut, standardize nyo. Halimbawa, EU, alam natin na ano yan, euro versus the dollar. UJ, kilala na yan as the USD JPY. GU, pound dollar. Pero pag gagamit ka ng UC, nakakalito yon kasi di mo alam kung yung C ay CAD o CHF, CNY. No? So, gagamitin mo na for letter, U, CAD, o kaya UCHF. Okay? Pero AU and NU is also understood na AU is Australian dollar versus the United States dollar, no? And NU is Kiwi versus the US dollar. Sir, pwede ko bang ipares yung dalawang magkaibang currency na hindi parehong dollar? Halimbawa, si euro kay yen, si pound kay franc. Yes, ang tawag doon ay cross pairs.
Okay, so crosspair, pag narinig nyo yung salita na yan, ibig sabihin, dalawang currency na parehong hindi US dollar, pinagpares natin. Ano ba ang characteristic naman ng crosspair versus the standard pair or the major pair? Ang mga crosspair, usually, mas matataas ang kanilang spread kesa dun sa mga US pairs o major pair. Okay. So, nasan dyan yung mga Thailand baht, Hong Kong dollar, Singapore dollar, di ba? Yun ay ang tinatawag doon exotic pairs. So, whether there's a major currency but it's a versus pair na hindi naman mostly traded, exotic tawag doon. So, characteristic naman ng mga exotic pairs are usually mas matataas di hamak ang mga spread. Okay? So, ako personally, I don't dwell much trading exotics kasi tumawid pa lang sa spread, mahirap na. But I'm not saying na hindi profitable yan. I've known some friends, many traders are profiting decently trading exotics. So, if it's in your risk appetite, go ahead and trade it. Okay? Now, pag-aralan natin bumasa ng currency exchange code o forex code. So una, laging dalawang currency yan. For example, Euro-USD. Yung nasa kaliwa, the Euro, is what we call the base currency. So siya yung currency in question. Kapag nag-place ka ng order, buy or sell for the pair, it is addressed to the base. So halimbawa, sell Euro-USD, you are selling the Euro. Pag buy Euro-USD, you are buying the Euro. And obviously, you're doing the opposite to the term. If you're buying the Euro, then you are selling the dollar. Okay? So, yun nasa kanan yung term currency. Para bang, how much is the value of Euro in terms of US dollar? Kaya term currency siya. Okay. Now, the price, the 1.14345, is attached to the dollar. Ibig sabihin, this is the number of units of dollar to buy 1 euro. So, yung base, it's always at the value of 1. Okay? So, this is read as 1 euro is equivalent to 1.14345 units of US dollar. Okay? Now, let's go to the structure ng mismong price. So, kapag non-yen ang pair, hindi JPY yung karugtong o kapares, yun ay non-yen. Ang structure niyan, one whole number and five decimal places. Okay? So, the fifth decimal place is reflected as parang akala mo naka-superscript. Yun ay tinatawag na fractional pip or point. Okay? So, kapag yan ay umaakyat, the 5 became 6 or 7, that is plus 1 fractional pip or 2 fractional pips. Or also equivalent to, let's say the 5 became 7. So, that is plus 2 points. Okay? What if nag-reach yan ng 10? So, 5 became 10. So, syempre, carry 1. Di ba? Doon sa 4. The 4 will now become 5. So, 10 points o 10 fractional pip is equivalent to 1 pip. Okay? So, if the 4 from the 1.14345, and I'm talking about the 4th decimal place, yun ang pip. So, if the 4 became 5, that is a plus 1 pip. If the 4 drops to 1, di ba? The 34 became 31. Then, nagbawasan ka ng 3 pips. Okay? So, that's how you are reading the forex code. Paano kung yen ang pair? So, same structure sa pair. Base currency yung kaliwa. Term currency yung kanan. 1 ang value ng base currency and the price is attached to the yen. Okay?
Now, take note na the price will fluctuate depende sa strength ng dollar versus yen. Okay? So, halimbawa, in this structure, if the yen will weaken versus the dollar, hihina daw yung yen versus the dollar, what will happen to those numbers? 110.434. Will it go up or down? Again, humina ang yen versus the dollar. Then, the numbers will go up because it will take more units of yen to buy $1, being yen weaker than the dollar. Okay? So, kung balik na rin natin, mas lalakas ang Japan versus the United States, then this number is expected to go down. Okay. Now, let's look at the price structure. 6 digits pa rin, pero this time, tatlong whole number, tatlong decimal. So, 3 plus 3. Kasi kanina, 1 plus 5. Dun sa non-yen. Okay. So, the last decimal, the third one, is the fractional pip. And the second to the last is known as the pip. PIP, by the way, means a point in percentage. Okay? Yun ang ating ginagamit pang measure ng movement, ng price. So, halimbawa, if the 110.434 became 110.584, so 58 minus 43, that moved 15 pips. Okay? 15 pips up. Ganon. If the 43 became 40, then we move the yen or dollar yen, move 3 pips down. Okay. So, when we are looking at the trading platform, bakit may nakikita kang dalawang price for the Euro-USD? Yung kanan buy, yung kaliwa sell, bakit mas mataas yung buy kesa dun sa sell? Pag ikaw bumili, babayaran mo to 1.15134. Pero pag nagbenta ka, 1.15116. Kaya kung right there and then, nag-buy and sell ka right away, talo ka. Kasi babayaran mo ng 13, bebenta mo ng 11, talo. So kailangan, pag buy mo doon sa 13, kailangan mag-fluctuate yung chart, paakyat, para yung sell side, the 11 must go higher than 13 para mag-gain ka pag upon selling. Kaya po dalawa yan, kasi may tinatag tayo na bid at ask. So the bid price, yung kaliwa, yung ask price, yung kanan. Okay? Nalilito ba kayo? Kasi parang baliktad. Kasi sa dictionary, pag sinabi mong bid, buy yun. Pag sinabi mong ask, sell yun. Bakit dito, sir? Baliktad. Baliktad yata ang utak nyo, sir. Hindi po. Ganito kasi yan. Yung bid and ask ay from the point of view ni broker. Tayo ang kapalitan ni broker. Tayo yung nasa other end of the transaction. Kapartner ng broker, no? So if the broker is buying, tayo ang nagbebenta. Kapag tayo naman ang bibili, si broker nagbebenta sa atin. Okay, halimbawa po. May dala kang $100. Pumunta ka sa money changer. Let's say sa SM. Punta ka doon. Oy, may forex dito, money changer. Okay? Ibibigay mo yung $100 mo, ipapalit mo ng pesos eh. What are you actually doing? You are selling the dollar. Ngayon, kung may dalawang presyo, isang mababa, isang mataas, alin ang quote na gagamitin? Yung mababa. Kasi bibilin ng money changer sa'yo yung dollar. Bid price. So, halimbawa, after kong nagbenta, binayaran yung dollar sa akin ng, let's say, 48 pesos. Pagkalis ko, may sumunod na dumating, bibili ng dollar pang pocket money mag-a-abroad. Kailangan niya ng dollar. Ibebenta sa kanya yung dollar, 50 pesos. Ngayon, titingnan nyo ha, binili ni money changer yung dollar sa akin ng 48 pesos, tapos ibebenta niya ng 50. Therefore, kada dolyar, meron siyang spread na 2 pesos. Parang tubo niya yon.
So this is how brokers are making money from the spread. Okay? So whenever we trade the pair, no, we always have a buy and sell or a sell and buy. So laging pair ang transaction natin. And we always pay the spread or the difference between the bid and the ask. Okay. Now let's go and understand lot sizes. So kung makikita ninyo dun sa volume dito kanina, there's a white box there between the sell and the buy. That's where you put your volume. Okay? So numeric ang nilalagay mo dyan, 1.0, 1.25, 0.10, mga ganon. Ano ba ibig sabihin ng mga yon? Sa trading ng Forex, may tinatawag tayong standard contract na ang units ng contract is 100,000 units ang isang lote o lot. Okay? So if you put 1.0, it's not 1 euro USD lang. It's not one piece, one unit na euro. When you say 1.0, you are trading 100,000 euro. Okay? And you have to pay the price times 100,000 in dollars. Ano ba? Euro, USD. No? Okay. Now, dahil tayo ay meron ding micro account sa XM, pwedeng kung naka-micro account ka, ang ilalagay mo kung gusto mong standard lot, kung gusto mong 100,000 units ang i-trade, is not 1.0 but 100.0. Because that means 100 micro lot, which is equivalent to 1 standard lot. Again, 1 standard lot is equivalent to 100 micro lots. Okay. Can you go lower than a standard lot? Because it's too much. Let's say, my capital cannot afford it. Yes, you can. You can go mini lot and trade just 10,000 units represented by a numeric value of 0.10 in standard account or 10.0 in micro accounts. Now, can I go lower? Tawad pa. Yes, you can trade micro lot characterized by 0.01 in numeric value sa standard account and 1.0 in micro accounts. Ang equivalent units traded is 1,000 units. Can you go in between? Yes, you can go 0.15, you can go 1.25, etc. Okay. So, ano yung nano lot? Okay. When it comes to nano lot, this is what we call the cent account. The micro account lang natin ang meron yan. Wherein, they can enjoy as low as 0.10 ng micro. Or that is equivalent sa micro lot divided by 10. Okay? So, instead of 1,000 units, that is only 100 units being traded. However, in our standard accounts, there is no such thing as nano lot. You cannot trade nano lots in the standard account. Entendes? Okay. Next, calculating profit and loss based on the tinakbong pips, no? Depende rin sa iyong lot size. Okay. Kaya kanina pinag-aralan natin yung pip. Kailangan pag gumalaw yon, alam mo, ilan ang tinakbo in pips. Okay? Kasi pag nagsukat ka ng profit or loss mo, depende sa pip at depende sa lot size mo. So, kung ikaw ay naka-standard lot, naka 1.0, o sa micro account, naka 100 micro ka, kada pip, $10. So kung gumalaw ng 10 pips, $100 agad yun. Pwedeng dagdag sa'yo o bawas sa'yo. Ibig sabihin, pwedeng panalo mo o pwedeng talo mo. Kung ikaw naman ay naka-mini lot, 0.10 sa standard or 10 sa micro account, kada pip is $1. So kung tumakbo ng 50 pip, paakyat, nakabuy ka, kumita ka ng $50. Kung nakabuy ka, tumakbo ng 50 pip pababa, naka 1 mini lot ka, negative $50 ka. Okay? Now, micro account,
Kung ikaw ay naka 0.01 sa standard or 1.0 sa micro account, kada pip ay 10 cent. Okay? So, 10 pips, $1 lang. Okay? Ganun yun. Ngayon, the beauty of the micro accounts is that they can trade very, very low risk. Nano lot. So, kada isang nano lot or 0.10 micro, and this is not available on standard account, 1 cent lang kada pip, kada isang nano lot. Okay? So, ngayon, paano kung 0.5 ang nilagay mo? 0.5 means 5 mini lots. So, kada pip, $5 agad. So, kung tumakbo ng 10 pip, $50 ka agad yun. Okay? Eh, bakit? Di ba 1 USD lang per pip? Yes, pero kada isang mini lot, eh, 5 yung mini lot mo. Di ba? O, kaya, times 5. Okay? Ganun yan. Now, profit by going long. So, halimbawa, naka-buy position ka sa Euro-USD, you entered at the price of 1.14345, then you sold it o nag-exit ka na. Nag-take profit ka sa 1.14745. Then if you will subtract 74 with 34, that is 40 pips. Yun ang pip measurement. Now, dahil one lot ka, and kada lot is $10, you will simply just multiply everything. 40 pips times $10 per pip per lot times 1 lot equals $400. Yun ang gain mo. Okay? Paano naman kung ikaw ay naka-short position? So ito, nag-short ka, you press the sell button for the Euro-USD with the price of 1.14345. And then nung nag-drop to 1.14145, kinlose mo na yung trade. Nag-take profit ka, you made 20 pips, how much is it? 20 times 10 times 1, that is $200. Yun ang gain mo. Now, let's go about leverage. Ito yung kakaiba sa ating mga trading account. The leverage is a multiplier to your capital na nagde-determine ng trading power mo. So, with leverage, it allows you to control a trade which is bigger than the value of your original capital. So, halimbawa, kung ikaw ay may 1:100 na leverage, eh naglagay ka ng $1,000. Therefore, your $1,000 can control trade up to $100,000. Kasi yun yung iyong trading power. 1,000 times 100. Okay. Now, the beauty of XM accounts is that we can enjoy as high as 888 times na leverage or multiplier. Now, the idea is, hindi naman kayo dapat matakot sa mataas na leverage. Okay? Ako, if there is a higher than 888, I will avail. However, kailangan disiplinado ka sa position sizing, sa lot sizing mo. Okay? Do not abuse the use of your leverage kasi it's a double-edged sword. It is a multiplier of your gains if the market is in your favor. However, if the market is against you, multiplier din yan sa losses mo. Okay? So you have to be very conservative in the use of your leverage. Avail the higher leverage, pero huwag niyong ubusin. Huwag niyong sagarin. We will have more sessions coming up. Lalo na yung about leverage, I will discuss more about equity, pre-margin, margin, margin level, at saka yung mga stop out and margin call. Okay, on a separate session. Pati na rin risk management on a separate session. So marami kayong mga mapapanood na video sa ating channel. Okay? So paki-hit lang yung ating like, share, subscribe, no? At notification bell. Also, kung may mga request kayo, comment down below lang. Okay? Kung halimbawa, gusto ko ng topic tungkol dito, sir. Sige. Kahit o stock market, mutual fund, or forex, we can discuss it. Comment down below lang kayo.
So, four kinds of forex traders. So, we have scalpers. Ito po yung mga tumatarget ng 5 to 10 pips kada trade. Ang trade duration nito, seconds to minutes. Then, ang chart na tinitingnan, 1 minute to 5 minute chart. About charting, again, magkakaroon ako ng bukod na technical analysis session na i-upload ko rin sa channel. Okay? And may enjoy nyo yun. Pati mga trading strategies, bukod na session yon. Ano yung mga paborito kong technique, no? Turo ko yung mga pinagbabawal na technique. Just kidding. Okay, so we have day traders. Tumatarget ng 20 to 40 pips. Masaya na yan. Kuklose na yung trade within the day. Iniiwasan na patawirin ang trade to the next day para hindi magbayad ng mga negative swap. Okay? So ito, tumitingin ng mga 1 hour and 4 hour chart tapos ang entry sa M15 o 15 minute chart. Ngayon, ako, I'm in between the day trader and a swing trader also. So, yung scalp dati, nung baguhan ako, more on scalping, and I realized it's tiring and stressful. So, swing trade, mas relax dito. Pasok ng trade, iwan, tingnan mo isang linggo, ayun, tatlong araw, ganun. Kaya kung titingnan nyo yung mga trade idea ko, it takes 1 or 2 days or 3 days bago mag-reflect yung analysis, mag-unfold, no, yung bias namin. Pero, mag-enjoy ka mga 50 to 150 pips. So, sulit na sulit yung pag-aantay mo. Ang chart nito, 1 hour and 4 hour chart. Now, ito naman yung mas matibay ang sikmura, no, sa trading. Position traders. Tatarget yan ng mga 500 to 1,000 pip kada trade. At ang duration niya, pwedeng weeks or months. Daily candle tsaka weekly candle na ang tinitingnan nila. So ngayon, pag-usapan natin how to open your trading account. Okay. So again, na-mention ko kanina, meron tayong special link. bit.ly/forextradersplus para po kayo ay gawin kong kasapi ng Traders Plus. Papasok ko kayo sa group chat. Tatanggap ng mga trade signals and ideas, pati coaching. Okay, and auto rebates. Okay? Diretsong papasok yon sa inyong My Wallet account. Hindi nyo na kailangan i-request. Okay? Then the regular perks are there. The $30 bonus, the 50% deposit bonus up to $500, the 20% deposit bonus up to $4,500. Okay? And you will earn XM points which are redeemable as credit bonus or cash credit for every trade that you make. Okay? So, take note of that link. Yan po yung gamitin nyo. Okay? Para po tayo ay maging eligible na makasapi sa Traders Plus. Ito po yung inire-recommend ko. But as again, it's all up to you. Why MetaTrader 5, sir? Not 4. Because our MetaTrader 5 in XM can actually allow you to trade US stocks or other countries' stocks through their CFDs or contract for difference. So you can trade like Google, you can trade Netflix, Tesla, Amazon, yan, Apple, yan, pwede. So aside from forex currencies only. Okay? So there are many instruments that we can trade in our MetaTrader. Currency pairs, commodities like gold and oil. We can trade the stock indices like the Dow Jones Industrial Average in the form of US 30. Or we can trade the Nikkei in Japan, which is the JP225, etc. How to upload your documents? So, step one, you have to upload your proof of identity, which is a valid ID. Could be a passport, a driver's license, SSS, UMID, GSIS, UMID, postal ID. These are all valid national IDs. The good thing with XM, the same ID na in-upload mo sa step 1, pwedeng the same ID ang i-upload mo sa step 2. Meaning, kung driver's license in-upload mo sa step 1, pwedeng driver's license din yung i-upload mo sa step 2. Okay. Funding method. Ako, ang ituturo ko yung pinaka-tiwala na ako at masarap gamitin. The online bank transfer using the Dragon Pay. Kasi pag ganito, no? Alam ko, real-time naman yung Visa, MasterCard, debit, credit card. Masarap yung gamitin, lalo na kung nagmamadali ka magpondo.
Pero kasi when it comes to withdrawal, the Visa MasterCard procedure is a refund based. So kung magkano yung pinondo mo, yun lang din yung pwede mong idaan pabalik, no, when you're withdrawing to the Visa or MasterCard, and the rest will be what transfer or Dragon Pay, pwede rin. Okay? So in the Dragon Pay, this is how you do it. You simply choose online bank transfer among the methods ng deposit. Tapos you fill in the blanks lang, bank name. In my case, that's Metro Bank. Now, the deposit amount, whether in peso or in dollar ang pilapan mo, auto-conversion yan sa rate. So, kung gusto mong flat na in dollars, walang butal, then fill in the dollar side. Kung gusto mo naman na in peso, walang butal, fill in the peso side. Okay? Then click deposit. Pag-click mo ng deposit, it will lead you to this page wherein pinare-review yung detalye. So, you just click on confirm. Okay? In this case, I am funding $500. So, when you click confirm, it will lead you to the Payment Asia page. And there's a Pay Now button. All you have to do is click the Pay Now button. Pag-click mo ng Pay Now, merong source. Choose the source, which is your bank. So, in my case, that's Metro Bank. I will have to choose Metro Bank there. Then click on the I agree on the terms and conditions. And then click select. Now, it will lead you to the Dragon Pay page wherein sinasabi saan mo gustong matanggap yung payment instruction. In my case, I will choose here email. So ilagay mo yung email address mo. Then click on send instructions via email. Okay? Then take note of that what we call reference code or subscriber account number. Kasi ang funding natin dun sa online banking is through pay bills or bills payment facility. So ngayon, bibisitahin ko yung email ko. Ha? Ganito yan. Pagka-click mo dito ng send instructions via email, your page will become like this. Processing. Huwag mo nang titigan yan. Walang mangyayari dyan. Mag-open ka na ng bagong browser tab. Then, open your email. Okay? So, in your email, hanapin mo yung payment instruction na may same reference number as that of yung kaninang Dragon Pay page. Okay? And then, there's a link and click that. It will open the PDF file ng payment instruction. So, dun sa kaliwa, ito yung payment instruction. Make sure you will pay exactly the amount. Walang labis, walang kulang, dun sa total due. Okay? So, how do you do that? You simply log in to your online banking, whether mobile or through desktop or laptop. Okay? So kapag ka naka-log in ka na sa online banking, proceed ka lang sa pay bills. Okay? Then fill in the blanks, no? Make sure that the subscriber account number and reference number is the same as that of indicated sa payment instruction mo. Okay? And you pay the same amount as instructed also. Okay? Then, you click on next. There's an acknowledgement page. I always have the habit na screenshot yan para may document sakaling hindi pumasok. Laging practicing nyo yun. Maging habit na mag-screenshot. Okay? Now, wait lang na 1 to 2 hours, pero sobra na yon. Minsan minuto lang, pasok na yung ano mo, deposit mo. Withdrawal method. So simply, dahil online bank transfer ka nag-fund, yun din ang method mo sa pag-withdraw. So i-click mo lang yung withdraw sa online bank transfer. Then, tulad dito, nakalagay na kung ano na yung mga method na ginagamit ko. So, ano yung nakikita nyong method dito? Merong Skrill, which is my email actually. Pero before ko yung laging paboritong gamitin, yung Skrill, nung wala pa itong Dragon Pay sa buhay namin. Pero nung nauso na si Dragon Pay, mas gusto ko na yon kasi yung Skrill, merong mga extra fees kapag Skrill to bank account. Okay? So at least, through Dragon Pay, kung ano yung withdraw mo, siyang-siyang papasok sa bank account mo. Okay?
So, nakalagay na rito yung historically ginagamit mo. So, hindi ka na maliligaw, no? Naka-built-in na siya dyan. So, makikita nyo, no? Hindi nyo kailangan bumili ng dollar para mag-fund. Hindi nyo kailangan mag-open ng dollar account para mag-fund. This is a peso savings account straight na to XM. Pa-withdraw, ganun din. XM straight to my Metrobank na yan. Okay, pero dumadaan kay DragonPay. So, fill in the blanks. Bank name, no? Bank account number. Pero yung kanina, may quick withdrawal method. Amount na lang ang ilalagay mo. No? Withdrawal amount na lang. Okay, and then I declare, tapos request. Then, that's it. I-email na yun sa'yo. Okay, ngayon, MetaTrader platform navigation. So, simulan natin sa pag-download ng MetaTrader. Pupunta ka sa website ng XM, xm.com. Tapos, click on the Platforms tab. Then, you can choose, depende kung ang computer mo ay Windows, so MT4 or MT5, no? For PC. Kung ikaw ay naka-Mac, o MT4 or MT5 for Mac. Okay. Meron din tayong mga MetaTrader for iPhone, for Android phones. Meron tayong XM app o mobile app ng XM for MT5 only. So, yung XM natin na app, MT5 lang siya, pwedeng Android and Apple. So, kapag na-download na si MetaTrader, first thing is to log in to your existing account. Make sure that you will use the right server. Kasi ang server natin, pwedeng 1 or 2. Kung naka-MetaTrader 4 ka, may mga ibang extensions yon, all the way to 44, ganyan. So, make sure that you are at the right server. Paano mo malalaman yung server mo? Check your email doon sa welcome message mo sa XM. Congratulations to trading account mo. Andun yung server number mo. Okay? So, when you log in, make sure tama ang account number, ang password, at ang server. Ngayon, una mo nang ibihis yung sa mga toolbars mo. So, click the view, tapos toolbars, make sure naka-check yung standard, yung line studies, tapos yung time frame. Then, status bar and chart bar, make sure that they are checked para naka-display sila. Don't worry, magkakaroon tayo ng session wherein platform tutorials live. Ibig sabihin, naka-login ako sa MetaTrader, siya yung kinakalikot ko. Okay, kasi kung ngayon ko pa isasama dito yon, sobrang hahaba na itong video na to. Okay, baka tama rin na kayong tapusin. Okay, so anyway, when you click your Control U sa keyboard, it will display yung mga Forex code. So you can toggle whether to show or hide the symbol na mag-a-appear sa inyong market watch, which is nandun sa left pane mo. Sa chart, if you press F8, it will give you the option to customize the chart according to your preference, like yung colors, no, yung mga background, etc. So tulad niyan, ginawa kong black background, red and green candles. Then, kapag na-customize mo na yung chart, i-right-click mo lang yung chart, tapos templates, save template. Pwede mo i-save yung template pangalanan mo para the next time around na nag-open ka ng chart, you can immediately apply the same template and you don't need to customize from step 1 yung chart mo. You can draw annotations such as yung horizontal line, trend line, okay, vertical line, Fibonacci, etc. But as again, we will cover that in our technical analysis session. You can input your favorite indicators like moving average, Bollinger's, okay, or RSI, MACD. But as again, the details about those indicators will be covered in our technical analysis modules. You can explore the time frame. So, kung halimbawa, naka-daily, ang isang kandila ay 1 day. Kung yan ay naka 1 hour, isang kandila, isang oras. Okay? So, in this display, H4, ibig sabihin, every 4 hours yan. So, 1 candle is 4 hours.
You can place the order by clicking new order. So right there and then, pwede mo nang iset whether it's a market execution, meaning taking the price as it is in the market, yung current, or pwede mong i-pending yung order mo. Pending, ibig sabihin, pag hindi pa na-trigger, hindi may execute yung order. So, pending orders have two forms, limit or stop. And you can place right away your stop loss and take profit levels. So, pag-usapan yung pinagkaiba, at dito maraming nalilito, pero huwag kayong mag-alala, may separate session ako about pending orders, yung stops and limits. Pero ito yung overview niya. When you say limit, inaantay mong mag-pullback. So, ano mo, buy. So, saan mo gusto mag-buy? Sa ilalim. No? So, kung whatever is the price right now, you want the price to go down, yun ang pullback niya, tsaka ka papasok ng buy. Pag sell naman, ang limit is paakyat. Ibig sabihin, from whatever is the price right now, you want it to go up muna bago isa-sell. Okay? Kasi, sa buy, ang likod yung baba ng current. Sa sell, ang likod ay yung taas ng current. Okay. Ano naman yung stop? Ito naman yung naghahanap ng breakouts. So, halimbawa, ang presyo ngayon ay at 1.5. Pero gusto mong bumili sa 1.8. So, hindi mo inaantay bumaba. Inaantay mo mas umakyat. Tsaka ka bibili. Bakit? Kasi pinapalagpas mo siya halimbawa sa 1.7. Kasi natatakot ka na yung 1.5, pag nag-reach yung 1.7, baka bumagsak. So, para sure, patatawirin mo 1.8 o 1.9, tsaka ka magbabay. Pero hindi mo pwedeng bantayan. Busy ka. O, iset mo yung pending order. Buy stop. You will buy at a price above the current market price. Pag sell naman, nasa unahan ka ng market price. So, nasa ng unahan ng sell? Sa ibaba. So, whatever is the current price, sa baba pa noon, doon ka magsesell. Yun ang sell stop. So, ito ang isang illustration. Yung yellow highlight, yun yung current price. So, kung magbabuy limit, yung green background, buy limit. Ibig sabihin, pabababain mo, tsaka ka magbabuy. Pero kung buy stop, doon sa bluish background, aantay mong umakyat, lumagpas ng horizontal line na yun, tsaka ka magbabuy. Pag sell side naman, pag umakyat doon sa pink, yun yung sell limit. Pag bumaba doon sa may orange, yun yung sell stop. Okay? You can also get your account history sa iyong MetaTrader. So in this case, pwedeng save as detailed report, makukuha mo yung report as a PDF showing all the details about the report. Halimbawa dito, for the entire duration ng trade, the balance of $10,000 made 10,017 profit, therefore the ending balance is 20,017.68. Or you can also get your account history in the form of PDF. Kagaya nito, makikita ninyo na gradual lang yung akyat. Ganyan dapat ang inyong trading history. May mga drawdowns ka, pero nalilimit mo lang, and it is more on going up. Okay? In the long run. Or in the average. Okay, so thank you very much for viewing our video ng basics of Forex trading. So, stand by and watch out for more of the videos, content na i-upload sa ating Traders Plus YouTube channel. So again, do not forget to like our channel, subscribe please, no? And share it to your friends or to your relatives, to your haters even. Share ninyo. And click the notification bell. Should you have requests na topics na gusto nyo i-cover ko, paki-comment lang down below. Thank you. Happy trading, everyone.